check natin, guys. Wow. Ang bango. Itsurang pandesal na siya. Hello, guys. Gagawa tayo ngayon ng napakasimple at napakasarap na pandesal. Simple lang ito, guys, yung ating pandesal na pangkaraniwang binibili or inaalmusal sa umagahan natin. So, meron tayong 1 kilogram na all-purpose flour, 2 eggs, 150 butter, 3 tablespoons vegetable oil, sugar, half cup, and meron tayong almost 1 cup din na fresh milk. Ito yung ginamit natin. And 1 tablespoon na active yeast, 1 teaspoon na salt, and yung ating breadcrumbs. So, ipapainit lang natin ng 20 seconds sa micro yung ating fresh milk. Hindi kailangan na sobrang mainit dahil yung ating yeast baka mamatay, hindi siya mag-bubbles. Ayan, okay na siya. Maligam-gam. So, syempre, ang lalagyan lang natin siya, guys, ng 1 tablespoon na sugar. And ilalagay natin yung ating 1 tablespoon na dry active yeast. And then, syempre, halu-haluin lang natin siya. And iset aside natin muna siya. Ilagay lang muna natin dito hanggang sa makikita natin na magbabubbles na. Ngayon naman, ang imi-melt naman natin yung ating 150 grams na butter. Ang gamit ko, guys, napakasarap. Ayan, Lorpak. Melted na yung ating butter. Ito yung pangpasarap talaga sa ating pandesal. Ang gagawin ko, pagsasama-samahin ko siya dito, yung ating mga liquid ingredients. Tsaka mainit-init pa siya, so makakadagdag siya ng bubbles dito sa ating dried active yeast. Ire-ready lang natin lahat yung ating mga gagamitin. So ito naman, babati lang tayo ng ating egg. At ready ng lahat. So ang gagawin natin, ilagay na natin ang ating 1 kilogram na all-purpose flour. So ayan. And then, maglagay lang tayo ng butas sa gitna para ilagay natin yung ating mga ingredients. Unahin ko muna yung ating half cup na white sugar. Mix-mix well lang natin yan. Hindi naman to, guys, pambenta. Ito eh, request lang ng mga kapitbahay na nagugutom sa pandesal ko. Pero syempre, pwede rin ipagbenta kung may bibili, why not? And ilalagay ko na yung ating 1 teaspoon na iodized salt. And then, mix again, mix well. And ayan na nga, gagawa tayo ng butas sa gitna. Hindi nyo nakikita kasi yung aking cellphone, sinandal ko lang sa sa wall. At mabilisan lang itong paggawa natin. So, ilagay na natin ang ating egg. And ilalagay natin ating oil. 4 tablespoons. And then, bubbles na yung ating active yeast na sinama natin dito yung ating melted butter. So, ayan. Isasama na rin natin. Ang gagawin kasi natin, guys, na pandesal yung soft. Yung malumoy, yung malambot. So, ayan. And, syempre, mix well again. Ngayon naman, ready na tayong magmasa. So, lagyan lang natin ng vegetable oil or kung ano mang oil na pwede nyong ilagay. Dapat clean ang ating surface. So, ilalagay lang natin yung ating arena. And hindi ako, guys, hindi ko inubos yung 1 kilo. Nagtira tayo ng konti para kung kakailanganin natin,
At nag dumidikit sa kamay yung ating ano. Mag-aad lang tayo ng konting arena. So ito yung pinakamadugo ang parte. Kaya nadadagdagan ang laki ng braso natin sa ating pagmamasa. Be sure malinis yung kamay. Syempre kanina pa ako naghugas. So ayan, dito sa pagmamasa, hindi kailangan ang pasiksihan na pagmamasa. Talagang as in, ibubuno natin guys yung braso natin. Kaya medyo sa point na to, medyo may wet. Add lang tayo. Yan. And mamaya kapag namasa na natin, mamasahin ko lang siya ng 10 minutes sa laki ng braso ko na to. Dati, pag nagmamasa ko, inaabot ng 15 minutes. Ngayon, hindi ko na kailangan paabutin to ng 15 minutes kasi kahit siguro 6 or 7, pinakamasarap kasi maraming butter. And hindi rin maganda yung sobrang madami tayong nilalagay na pampaalsa kasi ang ating pandesal, balke, magbabalke lang, walang laman sa loob. So, parang ayan, kung mapapansin nyo, gumaganda na siya. So, 7 minutes na natin siyang minasa. And pasensya na kayo kung medyo mahaba tong video na to. Hindi kasi nga pwede sa reels yung ganitong paggawa ng tinapay kasi medyo hindi nyo naman maiintindihan kaagad. Lalo yung kagaya ko din na nung hindi pa ako marunong magawa. Talagang as in, paulit-ulit akong mag-aaral sa mga video ng mga manggagawa ng tinapay para matuto. Siyempre guys, hindi naman ako professional na ano, na baker o manggagawa ng tinapay, pero matututo tayo every time na magta-try tayong gumawa. So ngayon, i-rest na natin siya. Hindi pa siya sobrang kagandahan, pero i-rest na natin siya. Ngayong i-rest na natin yung ating dough, maglagay lang tayo ng konting oil dun sa ating. And, ayan, i-close lang natin siya. 1 hour ang ginawa ko. May isa pa guys akong i-share sa inyo na para mas madaling umasa or mag-rest yung ating dough. Naririnig nyo, na-preheated tayo ng 2 minutes yung ating oven. And then, i-close natin. And ilalagay natin yung ating, winarm up lang natin yung ating oven. Syempre, ini-off natin. And 30 minutes to 45 minutes, mas easy siya na makarest at umalsa kapag yung warm yung kanyang kinalalagyan. So, balikan natin siya. After ng 40 or 45 minutes. After ng 45 minutes, i-check natin yung ating winarm sa oven. Tingnan natin kung nag-double at least ang size. Ayan na siya. Haba na naman yung video natin, kachichika natin dito. So, ideal, masarap yung malaking pandesal para isang ano mo, isang saw-saw sa kape. Ayan. Ayan lang. Tiyaran. Makakailan kaya ito? Parang lalaki ng pandesal natin. Para pag isa, eto yung exciting part. Pwede mo na nga na hindi na nga siya hugisan eh. Kasi nakikita ko talaga dun sa mga magpapandesal. Yung itsura ng kanilang pandesal, ganun lang. Kung ano lang nila kinat. Eh mapapansin nyo diba yung pandesal? Parang may ganun, may hollow, may lubak. Ganito lang yung pandesal eh. Tapos diba paalsahin na yan? Hindi na natin siya kailangan na yung pagkakakat-kat niya. Eh kung gusto nyo naman, di ganun-ganun ninyo pa rin eh. Ibilog-bilog nyo pa rin. Eh, de, ano na yan, magiging monay na siya. Pag binago kasi natin yung cut ng ano natin, ng pandesal, magmumukha siyang monay. So, kaya gawin na lang natin kung ano na lang yung itsura ng ating pagkakakat ng pandesal at mabilisan pa. O, di, ganyan na lang siya. Ang importante lang naman dito, yung shape ng pandesal, yung lasa ng pandesal. Pandesal is pandesal. So, kahit na ito hindi magkakaparehas ang laki, basta ang importante, lasang pandesal ni Ate Kikay. O, oh, diba? Para naman tayong ano nito.
Totoong panadera. Guys, sorry, hindi ako professional. Hindi ako professional na magtitinapay. Shout out sa aking mga kapatid sa Luna Apayaw. Hello, Elmar. Sa aking kambal na kapatid. Kasi ako po, Elma. So, may kakambal ako, Elmar. So, magaling sila. Sila sa kanila ako mag-aaral ng paggawa ng tinapay kapag umuwi sila ng ano, ng Mindoro. Hello, Gabs. Hello, Ivy. Hello, Diane. Hello, Ate Rona. Ayan. So, eto. Bakit kala nyo ba? Hindi ako makakatikim ng pandesal kung wala kayong padala. Galing Luna Apayaw. Oh. Papakita ko sa inyo mamaya. Medyo pupulaan nyo yung aking pandesal. Pero, pwede na to. Kasi pag may kape, kape-kape lang katapat ito. Pandesal, pandesal, pandesal. Guys, malalaki yung aking pandesal. Para isang kagat lang. Hindi isang kagat. Isang buo pa lang. Isang buo. Busog na sining Nancy at sining Joanne. Eh, sila lang naman lalapang nito eh. Siyempre si Lolo. Tawag dito ni Lolo, lakman niya. So, favorite din ni Lolo at ni Lola ang ating pandesal. Ayan siya. Sasaw-saw lang sa breadcrumb. Ito na guys, done na tayo. So, dito ko ulit siya sa oven. Iwa-warm up. Paalasahin ulit natin siya na. And guys, hindi pa siya talaga naka-on. Ire-rest lang natin siya kasi warm yung loob ng ano, ng oven. So, ayan. Diyan lang muna siya in 1 hour. I-check natin guys. Kinubera natin siya. Wow! Hala, lumaki yung ating pandesal. Grabe. So, mag-ano muna tayo. Hindi muna natin siya i-on dyan. Ipipreheat muna natin yung oven natin ng 10 minutes. And eto guys. Ipipreheated muna natin yung oven ng 10 minutes. 200 degrees Celsius. And ready na guys. Preheated na natin yung oven natin. So, isasalang lang natin siya ng 12 to 15 minutes. I-close natin. Check natin, guys. Wow! Ang bango. Itsurang-itsurang pandesal na siya. So, i-off na natin. Ayan. Fifteen minutes lang siya, guys. Oh, ang bango. My goodness. Ang bango. Guys, ito yung prueba. Nakakainin natin yung pandesal na mainit. Wow! Ang soft niya. Sarap. Para ko nasa Pinas. Sarap. Sobrang soft. Promise. Mainit. Mainit. Pero sarap. Pwedeng-pwede nakatulang kape. Paalis kasi kami, so... Hindi na kaya magkape. Mamaya na lang. Kaya, papakainan natin, guys. Ang lambot. Ang sarap kasi pag gatas. Sa gatas mo kasi talaga siya niluto. Ay, hindi siya matamis. Saktong-sakto lang. Sarap. So, ayan muna. Sobrang sarap.